So, ayan po. Papakita ko lang po kung paano po ang gagawin niyo kapag nag-backflow po ang ink dito sa hose. So, first one po, maghanda na lang po kayo ng basahan or cloth. Then, ito po kasi is original packaging ko. Ano yung matatanggap nyo na item. So, pakita ko. For example, nag-backflow po siya. Nagba-backflow po kasi ang unit kapag hindi naka-lock ang hose and then nataas or naibaba nyo ang tank. Minsan nagba-backflow yan. Ayan. So, ayan. Nakita nyo po. Nakita nyo po. Nag-backflow. Ayan. Nag-backflow na yung ink niya. Kasi naigalaw natin itong tank nang hindi nakalakan ko. So, kailangan ayusin natin tong backflow na yan. Ayan. Backflow siya. So, ayusin po natin yan. Okay. Ang first step na gagawin po natin is alisin natin itong mga cartridges. Ganyan. Push down lang, then i-pull nyo na siya. Bago nyo pala siya i-pull is, i-adjust nyo itong hose. Adjust nyo lang po yung hose. Para mailabas nyo siya. Ayan. I-pull nyo lang to. Para maluwag na siya kapag nilabas nyo na. Okay, next. Ayan, so nailabas nyo na po siya. Alisin nyo po isa-isa tong mga hose sa cartridge. Ito. Ayan. Alisin nyo po isa-isa. Expect nyo po na medyo magkakalat talaga siya. Pero ito lang kasi yung way para maayos nyo po siya. So, ayan. Ayan. Alisin nyo po siya. Since brand new kasi to, kaya ayan, umukay na agad lahat ng ink. Kita nyo po, nag-flow na agad ng lahat ng ink. Pero kapag ang ink, umaabot na siya hanggang dito, ang gagawin nyo lang is isataas nyo tong tank. Yan, para mag-flow lahat ng ink. And then, ilock nyo po itong hose. Then, tsaka nyo po ibaba ang tank. Make sure na iipitin nyo ang hose na ganyan talaga. See? Wala na pong dumadaloy na ink. So, kapag ginawa nyo yun, hindi na yan siya magbabackflow ulit. So, ilock na po natin to. Ayan, nakalock na siya. Ayan. Then, ibalik na po natin ang tank sa tank holder na nasa gilid ng printer. Ayan, then, kunin na natin ang mga cartridges. Balik na po natin. Etong red is nandito sa pinakataas. Itong color blue, nandito sa left side. Then, yung color yellow, dito sa right side. Ayan. Tapos yung black dito sa side. Ayan. Ang black po, dapat nakataas po ang ink niya. Nakataas dito yung hose. Ayan. Then, ibalik na po natin siya sa loob. Ayan. Ibalik na po natin siya sa loob. Unahin natin ang colored cartridge. Then, itong black. Ayan. So, makikita nyo po, okay na po ulit ang mga hose niya, ang mga ink. Then, ito po kasi niluwagan natin kanina para lang mailabas. Ayusin ulit natin siya. Pull natin ulit siya para bumalik siya sa original na ayos. Ayan. So, yung sa ayos naman po ng hose, para ma-check nyo kung tama siya, may kita nyo may mga lines kami dito.
Ayan, may markings kami. So, meaning, yan yung pinaka haba ng hose. So, dapat hindi nyo mababago yan. Then, pag okay na po, i-close nyo na po ito. Ayan, okay na po yan. So, okay na ulit ang flow ng ink ninyo. Then, balik nyo na lang ulit to dito. Ayan. Then, pwede na po kayo mag-print. Ngayon, pag nag-print po kayo, huwag nyo muna tong alisin, itong hose. Mag-print muna kayo, then kapag naka 1/4 na po ang piniprint, tsaka nyo po i-release itong pagkakalak ng hose. And of course, bago po kayo mag-print, don't forget, aalisin nyo pong itong apat para may air po siya, and then papalitan nyo ng air filter. Ayan. Then good to go na po kayo.